Paikot po yung ating mga offering buckets. Gusto ko lang din po kayong bigyan ng pagkakataon na atin pong i-practice ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Galacia 6:6, yung daw pong mga nagtuturo sa atin ay dapat nating biyayaan ng mga bagay na mayroon tayo. Hindi lamang sa panahon na pangailangan natin na aalala ang lingkod ng Diyos, kundi sa panahon din po ng ating pagpapala, sa panahon ng ating kalakasan, sa panahon ng ating kasaganaan, ay naaalala rin natin at tayo ay nagbibigay o nagbabahagi ng mga magagandang bagay sa Kanya. Amen? At alam nyo po, ang araw na ito, bagamat ito ang unang araw ng taong 2017, tingnan nyo po yung inyong mga katabi. Sige po, kaliwat kanan. Sabi mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Kasi narito ka ngayon. At ang araw na ito ay blessed ng Panginoon at ito po ay pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga, bakit kaya natapat ng linggo ang January 1? Yun pala ang gusto ng Lord ay makaranas tayo ng matinding pagpapala. At kung sino po yung mga nandito, humanda po kayo. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi po kayo mawawalan. Hindi po kayo mawawalan. Dahil yung pagbibigay po natin dito sa iglesyang ito, sa KOJF, yung pagbibigay po natin, lagi nating napuprove o napapatunayan na may buhay na Diyos. Amen? Kaya itinuturo sa atin yan simula pa noong unang panahon ng KOJF. Tinuruan na tayo na magbigay ng ikapot handog ng ating first fruits ng lahat ng bagay na yan. At kasama yan, tinuruan tayong magbigay ng love for the man of God. At hindi po yan gawa-gawa lamang. Dahil mababasa natin yan sa Galacia 6:6, yung binanggit ko kanina, at unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Ang sabi po sa unang Timoteo 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Yun daw pong mga nangangasiwa o mga matatandang leader ng iglesia na nangangasiwa ng mainam sa kanilang nasasakupan ay karapat-dapat sa dalawang bahagi ng karangalan. At yung karangalan na yun ay maipapakita natin sa lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa Kanya, kasi wala naman siyang hanap buhay. Amen? Kaya magbigay po tayo para sa lingkod ng Diyos. Pwede na po nating paikot yung ating offering. Bakit? At huwag po nating kakalimutan na sa bawat pagbibigay po natin, hindi po yan nasasayang, hindi nawawala ng kabuluhan ng lahat ng ating mga ibinibigay. Yan. Kasi ang lingkod ng Diyos ay hindi naghanap buhay para kumita ng pera, nag full time para magawa ang tungkulin bilang apostol at bilang tagapagturo nating lahat. Amen? Sige po, tayong lahat ay umuko saglit. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aking mga kapatid. Nakikita po ninyo ang aming mga puso na kami po ay nagnanasa na makapagbigay. At sa susunod pang panahon, Panginoon, pagnasain niyo pa po kami, Panginoon, ng mas higit pa, na mas mataas na pagbibigay, Panginoon. Hindi lamang ng aming ikapot handog, hindi din lamang, Panginoon, ng aming first fruits, kundi para sa lingkod mo, Panginoon, ay makasuporta kami ng higit pa, Panginoon, sa aming mga nakayanan. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na ito. At muli, Panginoong, buksan po ninyo ang mga bintana ng langit at ibuhos sa kanila ang masaganang pagpapala upang sa bawat pangangailangan, Panginoon, ng iglesia at ng lingkod mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay makakatugon ng may kagalakan at kasiyahan. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.